Kumusta kayo? It's a beautiful Thursday. It's a beautiful day today. Medyo sa ibang lugar ay hindi kaaya-aya at kanais-nais, lalo na sa Florida. Sana matapos na yung mga disaster na yan. Kawawa naman ang mga tao. Malayo yan dito sa San Diego, pero syempre we don't want to happen yung mga ganitong calamities kahit kanino, lalo na dito malapit. Sabihin na natin hindi yan talagang malapit na malapit dito sa amin, but nandito kami sa may San Diego. Malayo yan because kailangan mong sumakay ng airplane papunta dyan, pero nakakatakot because who knows, next time dito naman mangyari yan sa may California. Hindi natin alam ang mangyayari. Yung Florida kasi madalas dalawin yan ng hurricane. Madalas na madalas, hindi biro. Hindi katulad dito sa California, bihira kaming abuti ng ulan. Diyos ko, pag pumatak lang ng konti, rain na ang tawag nila. Kahit umaambun pa lang, rain na. Umuulan. It's raining! Parang ganun. Pero sa totoo lang, ay dito tayo para mas naghanap ako ng angulo para mas malinaw. Ayan, parang dito mas maganda. Dito sa California kasi guys, lalo sa San Diego, ingay naman. Naririnig niyo ba yung maingay na yun? Pagka umingay pa, ay hihinto muna tayo. Dito ay ang kalaban ng mga tao, hindi yung ulan . Wala kaming ulan, bihirang-bihira umulan. Uulan lang, nararamdaman ko yung ulan, mga November, ganyan. Papatak lang, konti lang, tapos wala na. Bihira kaming dalawin ng ulan talaga dito. Ang kalaban namin dito ay wildfire. Yung mga sunog, dahil natutuyo, di ba summer, natutuyo. Yung spring, natutuyo yung mga damo, yung mga halaman, natutuyo lahat. And so, pag nalagyan ng konting apoy yan, kahit yung galing sa sigarilyo, naku, kakalap, magiging wildfire agad-agad. Kaya, yun yung kinatatakutan namin dito. Sunog, hindi bagyo, hindi baha, walang ganyan dito. Pero, syempre, ganun pa man, kailangan natin mag-ingat. Nakakatakot kaya hindi biro yung nangyari kung napanood niyo. My gosh, it's heartbreaking. Sobrang nakakalungkot guys kasi yung mga bata, yung mga matatanda, yung mga animals, yung mga tao, Diyos ko, walang pagkain, walang tubig, walang kuryente, walang telepono. Lahat wala. Anong klaseng buhay yun? Nakakaano, it's very heartbreaking panoorin. Sobra. Teka guys ha, ang ingay. Ayan, naputol na. Huminto ako sandali guys. Napakaingay, sumasabay. Kung kailan ka nag-vlog at saka, narinig niyo ba yan? I hope not. As I was saying, sobrang nakakalungkot yung nangyari talaga. Ito daw yung pinakamalakas na hurricane. Dito sa Amerika, ang tawag ay hurricane. Sa atin ay typhoon. Pareho lang yun. Pero, syempre, yung tawag nila dito. Pag sinabi mong typhoon, alam din nila. Pero, mas ginagamit ng mga puti kasi yung hurricane. So, pag may kausap ka, lalo yung ibang lahi, syempre, ang usapan nyo, the hurricane. Ayan, diba, signal number 7 ba yun? My gosh, grabe. Ang lakas daw ng ulan, ng hangin, ng rumaragas ang mga tubig. My gosh, ang dami sigurong, ay, nasaktan, nawala ng buhay, nawala ng bahay, yung mga puno na kalbo. My God, nawala lahat. Kung di man natumba yung mga puno, nawala lahat yung mga dahon nila.
nakikitang-kita sa television na ko, guys. Lalo na kung nandito ay sa States. At pinapanood nyo talaga. Oh my gosh. It's heartbreaking. Nakakalungkot, nakakaiyak. At pasin, diba? Ang ganda dito, diba? Ang ganda ng ambience ko. Dito ako sa may patio. Nagpapahinga. Kasi mamaya may work ako. So, ayan. Share ko lang sa inyo kung gaano kaganda here. Ayun. Yan. Ay, nako, guys. Lagi tayo magdadasal. Sana ay huwag nating ma-experience yung mga bagay-bagay na yan. Lalo na sa Pilipinas, sa mga mahal natin sa buhay. Diyos ko, kaawa-awa mga tao pag nangyari yun. My gosh! Kung dito ang mga kalaban ng mga tao ay kung hindi ganyan, mga hurricane na ganyan, yung wildfire dito, pag sumiklab ang apoy, tuloy-tuloy, hindi mo mapipigil. Tuloy-tuloy yan kasi yung damo, tuloy-tuloy, magkakadikit. Ang hirap stop yung fire. Grabe, guys. Diyos ko, tingnan nyo sa YouTube. Kaawa-awa. Very devastating. Ayokong ma-experience yan dahil may trauma na ako noon sa Pilipinas. Hindi mo mapigil yung tubig. Umapaw, umakyat. Hindi mo akalain ang galob ng bahay mo. Aakyat ang tubig. Kasi malapit kami noon sa may creek. Sa Binangon na Rizal yun. Malapit kami sa creek. Tapos yung riprap, baya ang tawag doon, ng creek, nasira daw eh yung tubig mula sa may Antipolo papunta ng Laguna, Dibay. Doon dumadaan yun sa may Binangonan, Rizal. So, ang nangyari, yung tubig na galing doon, biglang bumuhos ang malakas. Hindi mapipigil. Biruin mo, sa loob ng bahay, bigla ka na lang makikita mo doon sa may shower room mo. May tubig na umaakyat hanggang tumaas, hanggang binti na. Loob ng bahay yan, ha? Dapat ang bumabaha lang yung karsada, yung ganun. Pero hindi, pumasok talaga. Alam nyo, maliliit pa yung mga anak ko noon. Inano ko talaga, nilikas ko. Hindi ko na inintay. Oh, baka tumaas pa. Kaya nung nakita ko hanggang tuhod na ang tubig. Sa loob ng bahay yan, ha? Yung kuryente, baka mag-ground pa kami. Makuryente ang mga anak ko. So, ginawa ko, iniwanan namin ang bahay talaga. Wala na akong pakialam. Parang undoy yata yun, eh. So, nasira lahat ang mga litrato. May mga nagtatanong nga sa akin, Miss Aileen, gusto ko namin makita ng bata ka pa. Sorry, guys. Inundoy na lahat. So, inalis ko yung mga anak ko doon. Kinabukasan ako bumalik. Diyos ko, hindi na mukhang bahay. Lahat ng putik, lahat ng, oh my gosh. Parang, ayoko nang maulit yun talaga. Grabe. Very devastating yan. Heartbreaking. So, sana hindi na maulit muli yan. Pero, I'll never know. Kaya, kailangan lagi tayong alert. Lagi tayong maghanda ng flashlight, tubig, pagkain, dilata, and yung pang-emergency ng mga pang-sugat, yung mga ganyan. You never know when it's gonna happen. Mabuti lagi tayong handa. So guys, that's all for now. Basta lagi tayong mag-iingat and take care and God bless. At bukas, panoorin nyo kami sa TikTok. It's Heart Talk in Style together with Sis Nance and Sis France. 7 o'clock California time and 10 a.m. sa Pilipinas time. So, ayan. Kita-kita tayo, ha? Promise. Bye for now. Ingat palagi. Love you guys. Bye.